ETV Network Philippines give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization. Strictly non-commercial. ETV Network, dar gracias a la gente cuyas películas y música se utilizan aquí con el único propósito de evangelización, estrictamente no comercial. ETV Network Philippines, God With Us Foundation Incorporated, and Say a Little Prayer Movement, Presence, Brother Don De Castro, The Hour of Great Mercy. Our topic is the role of Mary in the work of Sister Faustina in propagating God's divine mercy. Importante po na nagalangin natin po ang simbolo ng imahe ng Divine Mercy na nagsisimbolo po ng awa ng Diyos. Kaya pag tinataas po ng pare ang hostya sa misa, anong makapat makita ninyo? Yan ang katawan ni Kristo nandiyan. No? Pag tinaas ang pare yung kalis, ayan po ang dugo at tubig. Oh. Kaya nga sabi ni Father Mikalenko, the image is a Eucharistic image. So go beyond the image, what must you see? The Eucharist. Ang banal na misa. Dahil doon po natin naalay sa Diyos Ama, bawat misa, ang paghihir ng kanyang anak para sa atin lahat. That's very important po, po na maintindihan natin ito. Ngayon mga kapatid, may mga tao nagtatanong, Brother Don, may nakita kong imahe ng Divine Mercy, iba-iba eh. The first image of Divine Mercy, pininturahan niyan po ni Kazimierowski. Yan ang pintor na tinuro o nagdikta si ni Faustina sa kanya o nakita niya. Si Father Sopotsko po, spiritual director ni Faustina, nagbigay kay Faustina si Kazimierowski. Yan ang rays going down, tapos parabang stern ang look ni Lord, nakatingin pa rin sa baba. So sabi ni Faustina, his eyes was gazing at us. So sabi ni Lord kay St. Faustina, yung tingin ko na yan, pababa, ay ang tingin ko nung ako'y nakapako sa krus. Tumitingin siya sa sanlibutan. Ang pangalawang image ay ang Hyla image. Yan naman po medyo green ang background, diba? Tapos yung rays yung pababa din. Okay? So, another one. Pangatlong sikat na image sa mundo ay yung Hyla. Ito po, yung Skemp. Yan. Yan po ang dalang kumalat din sa buong mundo yung ganyan. Si Skemp po yan. Yung dalawang pintor, taga Poland. Ito, taga Amerika ang gumawa nito. Si Father Mikalenko po, nagpagawa niyan dun sa Stockbridge, Massachusetts. At yan po kalalabasan ng pintor na naintindihan niya kung ano nabasa niya. So, alin ang tama? Hindi, yan ang tama. Minsan nga, imbis na magkaisa, nag-away pa eh. Kaya imbis na Divine Mercy, naging Divided Mercy, huwag naman sana. Let's not do that. Lahat yan tama.
Sabi ni Father Mikalenko, lahat yan tama. Okay? Now, tingnan natin ang imahe ulit. Okay? Lahat yung nakakita natin sa imahe po, okay, whether kay Kazimierowski, kay Hyla, o kay Skemp, na po, Divine Mercy pa rin yan. Anong dapat makita niya natin? One, sabi ni Faustina, puting-puti ang suot ni Lord. Pangalawa, yung kaliwang kamay nakatutok sa dibdib. Pangatlo, nakataas ang kanyang kanang kamay para nagbibindisyon. Pang-apat, may dalawang sinag, pula at puti. Pang-lima, may mga salitang o signature, Jesus, I trust in you. Basta nandiyan ang present ang mga yan, ang present ang mga items na yan, Divine Mercy po yan. Kahit anong gamitin mo dyan, Divine Mercy pa rin yan. Puting damit, kaliwang kamay, nakatutok sa dibdib, kanang kamay, parang bibindisyon, dalawang sinag, pula at puti, at nakalagay, Jesus, I trust in you. Divine Mercy po yan. Mga kapatid, another thing also na po, ano sabi ni Lord about the image in Diary 742? Okay? Pakinggan nyo rin po ito, ha? Importante rin ito. In Diary 742, sabi ni Lord, I'm giving you three ways of exercising mercy toward your neighbor. The first by deed, the second by word, and the third by prayer. In these three degrees is contained the fullness of my mercy, and it is an unquestionable proof of love for me. By this means, a soul glorifies and pays reverence to my mercy. Yes, the first Sunday after Easter is the feast of mercy, but there must also be acts of mercy. And I demand the worship of my mercy throughout, through the solemn celebration of the feast, and to the veneration, of the image which is painted. By means of this image, I shall grant many graces to souls. It is to be a reminder of the demands of my mercy. Because even the strongest faith is of no avail without works. So, ang imahe po, isang paalaala na naman sa atin. Na kailang gumawa rin tayo ng gawaing awa. Sabi ni Lord dito, I shall grant many graces to souls by means of this image. It is to be a reminder of the demands of my mercy because even the strongest faith is of no avail without works. Puro word ka, walang works, wala rin. So the image, Divine Mercy, reminder yan para sa atin. Reminder po yan. Na dapat araw-araw binubuhusan tayo ng awa ng Diyos, araw-araw din tayo maging mauwin sa ating kapwa. And that's what God is asking us to do. Be merciful as our Father in heaven is merciful.
Mga kapatid, yung image po ng divine mercy, please remember, okay? The image is sign, Jesus, I trust in you. If you comply with that, three promises, assurances of eternal salvation, protect us from temptation, and gives us the grace to be holy. Isa po sa mga promises ni Lord kay St. Faustina na nakasulat sa isang diary niya na sabi ni Father Mikalenko na po, dahil noon, nung nagpakita ang mga dalawang anghel kay Faustina habang nagsusulat siya, usually nagpapakita dalawang anghel, parang mga malit na anghel, makute. Minsan, tinuturoan siya and all that, at grade 3 lang ang natapos niya. Biglang nakita niya, mali na tinuturo sa kanya. Mali na tinuturo sa kanya. So, ginawa ni Faustina, yung diary niya, yung una, ginawa niya, sinunog niya. Nalaman ni Father Supports ko sinunog niya, sabi niya, you rewrite kung ano maalala mo. Kaya makita yung diary ni Faustina, biglang misisingi siya sa loob pag-alala niya. Isa sa mga naalala ni Faustina, isa sa sinasabi ni Lord sa kanya, I promise, sabi ni Lord, to preserve the cities and homes where this image is found and venerated. I promise to preserve the cities and homes where this image is found and venerated. Anong preserve? To keep hold, to keep intact. Nung gera sa Poland, nung invade ni Hitler ang Poland, ano po, yung konvento nila sa Warsaw, hindi po na sira. Andiyan ang imahe na. Tapos nung na other instances where the image was found, na protect mga tao, dito na sa Pilipinas eh, may mga bahay na sunog, nandiyan yung imahe, na protect po yung mga tao. Yung dating anong year yun, mga 1990s, yung Philcoa building na sunog. Mga Philcoa building, di ba, nasunog. Eh, may devotee dyan. Yung lamesa niya, may divine mercy image. Parang stampita lang ganito. Nilagay niya sa ilalim ng glass ng kanyang lamesa. At naalala niya, Lord, ang dami kong files sa lamesa ko. Hindi na mabalik yan kung masunog. Alam mo, pagkatapos ng sunog, nagtakas sila. Pag-akit nga lang sa building, yung lamesa niya parang inukutan ng apoy. Hindi tinamaan. I've seen miracles happen of that also when the Lord protected homes. Shielded people who venerated the image. Hindi po ito katang-isip ni Faustina. Pinagawa ni Lord kay Faustina ito. He said, paint me the way you see me. Sabi ng mga iba po, na ang ibang tao daw po, idolatry, ginagawa natin tayong mga Katoliko. What is an idol? Ano ibig sabihin ng idol? Uy, idol ko yun. Hindi si Lord nakakita mo, kasi siyempre tao yun eh. Pero minsan, mga idol na ginagamit po natin ng mga to remind us of something, it draws us away from God. It doesn't remind us of God. An icon, like this image, icon ito. Ano sabihin ng icon? Icon is written theology. It tells us a truth about God. Pag tinititigan mo ang imahe, makita mo isang katotohanan na ang Diyos ay maawain. Na namatay ang kanyang anak sa krus. It is written theology or painted. Kasi sabi Lord, paint me the way you see me. God approves of images that remind us of Him. Remember, when we look at an image, who God is, like that image in Divine Mercy, sabi niya, di ba? Sabi ni Lord, it is a reminder of the demands of my mercy. So, we are supposed to become the image. Tularan natin ang katangian na nakita natin sa imahe na yan, ang awa ng Diyos. Dapat tayo rin mag-imawin sa isa't isa. My sisters and brothers in Christ, pag nitigan mo yung dalawang sinag sa imahe, sipin nyo ito ha, parang isang path, it is a path na dapat natin tahakin para pumasok sa imahe.
So we become the image. We become merciful. It is a reminder. Para bang yung erase na yan, inihigop tayo. Uy, maging mauwiin ka rin. Pinapaalala ko sa iyo. Mauwiin ako sa iyo. Maging mauwiin ka rin sa kapwa mo. Alisin mo yung galit mo, puot mo. May mga bagay nangyari sa mundo na hindi natin gusto, but Lord, your will be done. Pero huwag kang magtanim ng galit. Iba yung nagagalit, iba yung nagtatanim ng galit. Huwag kang magtanim, kapatid. The rays are pulling us as a path to follow Jesus Christ, like a vacuum that is pulling us in. Now look at the image again. Titigan yung imahe po. Look at the image I mentioned earlier. Go beyond the image. Ano dapat makita natin? Go beyond the image. Ano dapat makita natin? Ang Eucharist. Ang Misa. Pag tinaas si Father ang hostya, diyan ang katawan ni Kristo. Pag tinaas ang kalis, diyan dugo at tubig ni Kristo. That's why the image is a Eucharistic image. And the Lord wants it venerated. Hindi samba, venerate, to give you honor, to give you respect. Sinasamba natin ang Diyos sa Eucharistia, sa Blessed Sacrament. Sabi ni Faustina, I will draw aside the veils of heaven so we'll no longer doubt the goodness of God. Bakit? Parang na, sabi ko nga eh, yung kurtina sa templo nung namatay si Kristo, nahati, di ba? Bumuka. Simbolo ng opening of God's mercy to us. Salvation has come because of the death of His Son on the cross. Go beyond the image, we see the Eucharist. My sisters and brothers in Christ, in Diary 160, sabi ni Faustina, Lord, transform me into your mercy. Transform me. Gawin mo ko parang yung awa. Divinize me. Make me holy to be merciful. And my sisters and brothers in Christ, remember when you signed the image, Jesus, I trust in you. It is a commitment. It is telling Lord, yes, Lord, I will trust in you. Yes, Lord. Usapan natin yan. Magtitiwala ako sa'yo. Kahit anumang mangyari. Good or bad. Kasi may ibang tao, pag nagdasal at din ako yung gusto, tatalikuran nila ang Diyos. Ayoko na magdasal sa'yo. Sino tinakot mo? Eh, Diyos siya eh. Tinakot mo? Ibig sa magpakumbaba kasi, Lord, sorry. Lord, ba't nangyari ito? Lord? Lord, tulungan mo ako. Lord, get me out of this predicament. Lord, please, send your angels to protect me. Ask God. He's willing to give. Kasi sabi ni St. Faustina, ask much. Ask very much. It saddens me when they ask for little. Ang Diyos ay makapangyarihan. He owns the universe. Biro mo, ang dami yung ginawang miraculo para makita natin. Mga may sakit, pinagaling, makitongin, no po, yung bulag, yung bingi, yung pipi, yung lahat pinagaling niya. Binuhay niya si Lazarus, no po, ang daming binuhay, yung bata, binuhay niya. Higit pa dun, binuhay niya sarili niya. He resurrected from the dead. Ano pa din magagawa ng Diyos? So all the more trust. Continuously pray, especially at 3 o'clock in the afternoon, and pray the chaplet of mercy every day, unceasingly. Yan po pag-uusapan natin sa aking next topic, the chaplet of mercy. Until then, ito po yung kapatid, si Brother Don De Castro saying, trust even more, venerate the image of divine mercy, Diyos mabalos po. Brother Don De Castro is the promoter of the message and devotion to the divine mercy. He initiated the 3 o'clock habit in 1985 and hosted the TV program, The Hour of Mercy. He founded the Divine Mercy Channel. Divine Mercy, Say a Little Prayer Movement. Divine Mercy Lying in Clinic. Divine Mercy, Home for Unwed Mothers. He initiated the Divine Mercy Mass. Produced the Tagalog movie, Divine Mercy in the Life of Sister Faustina. He is a graduate of John Paul II Institute of Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts, USA. He is TV host, TV newscaster, and radio announcer.